recap po natin ulit kung paano ba ang tamang pag-deworm at kung ilang days bago talaga mag-deworm. So dahil may bagong tuta po nga tayo, ipapakita po namin ulit sa inyo kung paano po ang tamang pag-deworm sa kanila. So ngayon po, pitong tuta po ang ating i-deworm. So, ayan po sila. Hello there! Hello there! Hello there! Yan po ang ating mga deworm ngayon. So, ready lang po natin yung gamot. Ito po yung gamit ulit natin gamot. Pirantel Embonate. So, kanina po, nabanglian na rin po natin ng mainit na tubig itong kanyang dropper. Pag binili nyo po kasi ito, meron na po siyang kasamang dropper sa loob. So, bali ngayon, 15 days. 15 days na po ang ating mga tuta. 15 days po, nag-deworm na po kami. Tapos, next po nila ay sa 1 month. Ulitin po namin yung sa 1 month para po sa schedule nilang vaccine nila ay 2 times deworming na po sila. So, ibig sabihin, malinis na po nun ang kanilang bituka. So, ma-absorb na po nila kagad ng katawan nila, ang mga pumapasok na pinapakain natin na sustansya kung magbibigay lang po tayo ng vitamins. So, yun mga karabis, umpisa na po natin. So, yun mga karabis, ito na po ang ating unang tutang i-deworm. So, yan po. Ito pong bigay natin sa kanilang gamot. Ito pong dropper na to ay 1 ml po siya. So, ito po yung dosage na bigay natin sa kanila. Ito po. 0.50 po siya. Kalahati ng dropper. Bali, itong dropper po nito, 1 ml po siya. So, bibigay lang po natin ngayong 15 days, kalahati lang po nito. So, sa 1 month po nila na 30 days, 1 ml na po ang bibigay natin. So, ito po ang pagpapainom lagi sa gilid lang ng bibig lang po. Ito po. Hatakin nyo lang po yung pisngi niya sa gilid. Ayan po. Hatakin nyo lang po sa gilid. Tapos, saltakan nyo po. Chacha! Mama! Kasama. Very good! Po. Huwag nyo lang din pong bigla-biglain na pipisilin. Hintayin nyo po na sinisip-sip niya ng dahan-dahan para po hindi pumasok po sa baga niya yung pinapainom nyo po sa kanila. Kahit sa naman po, kahit kapag nagpo-forcefeed po kayo, mga hindi ayaw kumain, basta lagi pong sa gilid ng bibig ang daan kapag nagpo-forcefeed po kayo. At huwag din po kayong matakot mag-deworm kasi kailangan po talaga nila yan. So yung iba, ang tumatay na po sila ng bulate, susuka, lumalaki yung tiyan, ang payat ng katawan kasi nga po, ang dami nilang bulat sa katawan. So, importante po talaga na may maintenance po natin sila sa deworming. So, yun po, natapos na po ang ating pag-deworm. So, yun, saktong 15 days po nila ngayon. So, sa 20 days naman po, mag-umpisa na po tayong magbibigay ng vitamins. So, yun nga po, gamit namin ay tiki-tiki lamang po. At 25 days, mag-start na po tayong unti-unting magpakain sa kanila ng dog food na binabad at dinurog po. So, yun lamang po mga karabis. Sana makatulong ulit po sa inyo yung content na ito about sa deworming. Marami pong salamat.